iba kundi si Kagawad Bruno. Ayan. So Kagawad, paki-erase mabuti. Oo. Then kapag okay na, sasabihan niyo ako ano. Ayan. So ngayong araw ay September 18, ano Kagawad? Oo. September 18. Ayan. And then ayan. May katanungan po kasi ang topic po natin for today. So, good day po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, ayan, binabati ko po muna kayo ng isang magandang umaga. Dito po tayo ngayon kasama ang ating kaibigan, ang ating kumpare at isa sa mga kagawad natin dito sa aming barangay. Walang iba kundi si Kagawad Bruno. Magandang umaga po sa inyong lahat. And then sa mga iba, maaring familiar na po siya sa inyo dahil siya po yung nakakasama kapag nag-deliver po tayo ng mga RDL. At asahan niyo po yung mga nagpa-book ng, actually yung binura ni Kagawad ay yun yung mga RDL booking natin ng November 4 at saka December 7. So asahan niyo po na si Kagawad ay makakarating po dyan sa inyo. Yung mga umorder sa Bataan, sa Zambales, Nueva Ecija, La Union, Ilocos Sur. Ayan, dyan sa may Pampanga, dyan sa may Bulacan. Ayan, at lahat naman po yan ay may di-deliver natin sa schedule ng November 4 at yung pang December 7. Same pa rin po, Kagawad, ano, earlier tayo ng 10 days yung delivery. So as early as mga October 26 ay magdi-deliver na tayo ng RTL. Yun yung pang November 4 natin. Para pagdating ng November 4, na-deliver na natin yan. Ayan. So, maupo muna kayo Kagawad at makinig kayo sa discussion. At anytime pag nagsalita kayo, meron naman kayong mic. Pwede naman, pwede kayong makijump, pwede rin kayong mag-comment. Kapag yung mga in-explain ko ay may gusto kayong tanungin. Ayan. Ngayong araw, ang topic natin ay base na rin sa maraming request kung magkano daw ba yung kinikita natin ngayon sa itlog, lalo na ngayon sa panahon na mataas yung itlog. So, bago natin umpisahan, I would say na very abnormal din talaga yung presyo talaga ng itlog ngayon kasi nga masyadong short yung supply. Ayan. So, kaya masyadong mataas. Yan yung isa sa mga dahilan kaya mataas yung presyo ng itlog. So, gagawa po tayo ng, magko-compute po tayo ng kita. Bibase po natin sa 10,000 heads kung magkano yung kita. And then, bibase natin siya sa actual price ng mga, ng mga presyo ng feeds, presyo ng itlog, at kung ano-ano pa. So, ibibase natin yung presyo sa panahon ngayon. Ngayong day, today is September 18, 2024. Yan. So, mag-umpisa po tayo sa 10,000 heads. Yan. So, kapag tayo ay mag-umpisa sa 10,000, kapag tayo ay may 10,000 heads, ito po ay considering na nangingitlog na sila, andun na po sila sa kanilang peak production. Ano? So, dahil po ng mga na-explain ko po sa mga nauna nating video, sa umpisa kasi yung mangitlog yung mga manok natin, mataas yung kanilang production. Nagna 96 yan, nagna 95, 94, depende po sa pag-aalaga natin. Mas konti, mas mataas mangitlog. Dahil kumbaga, asikasong asikaso. Tama ba yung Kagawad? Oo, tama yun. Kasi po konti yung alaga, compare mo sa 10,000 heads na inaalagaan, mas marami. So mas matututukan kapag konti. Ayan po. So, pero sa amin po, na-try na po namin yung nag 97% sa alagang 10,000 or more, parang 15,000 ganyan. So, ngayon, dahil nga sa mataas and then dahan-dahan yan na pababa, ngayon, dun tayo magko-compute sa average, yano natin sa 85%.
85% yung production lang natin. Doon natin i-base. Ayan. So para yung mga ibang makakapanood, hindi sila mag-comment, hindi sila mag-react na masyado namang mataas yung pinagbasihan mo. So ganun. Pero sa mga disclaimer yon. Pero halimbawa sa panahon ngayon at nataon yung production natin na mataas, talagang sa ayaw at sa gusto natin, doon tayo magko-compute, di ba? Halimbawa, yung manok na diniliver natin ng pang July 20, sigurado po ako mga nasa 60 to 70% na po ang production nila as of today. Kasi nga po, meron tayong alagang 2,400 sa farm, yung July 20 na batch. Ganun na po yung kanilang production. So, in-expect ko po na magna 94% po yan. At kung sinuwerte-swerte pa ay mas mataas pa po. Yan. Pero gaya nga ng nasabi ko, compute lang po muna tayo dun sa 85%. Kaya kagawad, pakilabas mo yung cellphone mo, tulungan mo ko sa pag-compute sakaling ano. Yan. So, kapag meron tayong 10,000 heads at 85% na production, meron, lumalabas po na meron tayong itlog daily na 8,500 eggs. Daily, ano? Daily na ma-produce natin. And then, 8,500 divided by 30 kagawad. Kasi para lumabas kung ilang 30. 8,500 divided by 30 equals 283.33. Oh, okay, wag na lang yung point. So itong buo na lang na ano, 283 na tray daily per day. Ngayon, gaya rin ng mga turo ko, pag magko-compute tayo, dun tayo sa medium. Medium, presyohan ng medium. Dahil small, medium, large, ganyan. So dun tayo sa gitna. Ngayon, dahil bata pa yung manok natin, sa medium muna tayo. Or, ano, bigyan na lang natin ng halimbawa sa small muna, sa small. Ang small ngayon sa farm, 210 per tray. Small. Small. So, magkano po yun, kagawad? So, 283 times 210. Was 59,430. Yung small yan. Yung small to. Small. Ito yung pagbebentahan natin ng itlog natin daily. Kapag ang lumabas lahat ay small. Samantalang, ano rin po kasi, linawin lang po natin, dahil nga sa kinompute naman natin talaga sa 85%. So, para naman po mareho, dahil ano yun, yun yung averaging, doon tayo magko-compute sa medium. So, ang medium natin ay 220. So, magkano yung kagawa? 62,260. Medium. Yan. So, yan po yung pagbebentahan natin daily ng ating itlog. 62,260. Yan. So, ilan naman ngayon yung kakainin ng 10,000 heads natin? So, ang kakainin ng 10,000 heads natin dahil nga sa low man yung ating manok, 115 grams. Kaya, kakain po yan ng 23 na sako. 23 na sako times i-multiply natin sa hindi po pare-pareho yung ano, hindi po pare-pareho yung pinch, ano. Dito po sa amin, si Bimeg, meron sila nung pure blend, medyo mataas po yun, crumble. Umakabot po yun ng mga 1,570. Meron naman sila nung essential, pellet naman siya, mas mura. 1,490. Yung pure blend mo naman, ma? Yung pure blend, 1,570. Equal to 36,110.
36,110. Yan yung pure cash. Yung ano naman, 1,490. 33 times 1,490, 34,270. Yan. Pero sa ibang lugar, mas mataas po yung ano, mas mataas po yung presyo ng feeds nyo dyan. Kaya i-base natin kagawad sa 1,600. 23 times 1,600. 36,800. Yan. So, 30, dito po natin kukumputin para conservative po yung ating computation. Dito po natin kukunin yung ano, yung kakainin ng manok natin, lumalabas na 36,800 pesos daily yung makukonsumo po nilang pagkain. I-less po natin yun doon sa pinagbentahan natin na 62,260. Yan. So, 36,800. Magkano yun? 25,460. Tama ba kagawad? Tama. Ayan. So, yung yan po yung ating, yan po yung natirang pera natin. 25,460. Daily po yan. Upo ako. Daily po yan na ang ipapakain natin ay 36,800, 23 bags sa 10,000 heads natin. Ang production natin sa 85%, 62,260 yung pagbebenta natin ng itlog natin. Kinumpute po natin sa medium. I-less po yung pinapakain natin daily na 36,800. So may matitira pong 25,460. Si 25,460 po, imumultiply natin siya sa 30 days. So magkano yan kagawad? 763,800 po yung ating maiipon na natirang pinagbentahan natin sa isang buwan. Pero naibawas na po natin yung feeds natin na kinain nila. So meron pa tayong 763,800 pesos. Ngayon, ang mababawas po dyan, sahod ng dalawang tao natin, 24,000. Two tao. And then, kuryente natin, sabihin na natin, 6,000. Ano pa ba? Train natin, sabihin na natin, nasa 16,000, medyo matas po yung costing ng train ngayon. Second hand lang po yung binibili namin. Weekly, bumibili lang po kami ng 1,000 pieces na second hand na paper train. Pero pag bumili nga po kami for biosecurity reasons, hindi muna namin ipinapasok yan sa farm. Binobodega muna na namin ng mga 1 week para sigurado mamatay muna yung kung meron mang virus na nakakapit doon. Ayan. So, 4,000 a week. So, 1,000 a week at 4,000 a week yung expenses namin. 2,000 na tray po yun. 2,000 pieces na tray na tagda 2 piso. So, 4,000 a week. So, sa isang buwan, nakakonsume kami ng 16,000 pesos. Dito, asahan nyo kung may babalik, may hindi. May mga makukunin dahil nga sa second hand na rin pag nagamit natin ng ano. So, asahan nyo po ito. Pero kung maganda po yung management ninyo, napakaganda po kapag palitan, ganyan. Ang technique lang po dyan sa trade, kapag nag-solid sila sa inyo or nakipagpalitan, huwag nyo munang ipasok sa farm. Bagkos, ibilad nyo po para mas tumigas yung trade. Kapag nabilad po kasi yung tray, mas tumitibay siya. Ayan. So,
tatagal nyo pa siyang magagamit. Yun ay kung maganda yung management po ninyo. Kasi po, kadalasan talaga, kahit anong gawin natin, pag sinabing isole or palit, ang hirap pong ano, di ba kagawat? Oo, hindi na talaga siya babalik eh. Mas lalong mapapamahal pa yung costing natin kapag yung sa plastic namin. Kaya yung sa plastic namin, hindi na namin nilalabas sa ano, sa farm. Ano. Hindi na namin dinadala, hindi na namin binabiyahin, hindi po sabihin. Ginagamit lang namin siya pag mag-harvest ang itong doon mismo sa building, sa housing, and then tinatransfer namin ulit ganyan para hindi mawala yung plastic na tray. Kasi po ang isa po noon, 14 pesos na po. Ayan. So, ito po yung tray. Tray po. Ano yung 6,000 kagawad? Electricity, ano? Electricity. And then, ano pa ba yung mga expenses natin? Gasoline. Sabihin na natin gasoline and maintenance. Gasoline, 1,000 yung sa gasolina niya weekly. So plus yung tao, another ano rin 1,000 din, dalawang beses. So ilagay pa rin natin dito 4,000 diesel. Diesel naman kasi yung sasakyan eh. And then 4,000 driver. Ayan. So, syempre yung driver natin, nakatoka rin siya sa mga ibang ano natin, ibang negosyo. Ngayon, kapag nag-pick up siya ng itlog, syempre, dun lang yung i-compute natin. So, twice a week lang naman siya pumick up ng itlog sa ano, sa farm, dadali niya po yun dito sa Dagupan. So, yun lang yung kinompute ko. Pero, si, yun nga, yung kasamahan natin na nagmamaneho, all around naman yan sa driving. Mag-deliver ng RTL, kung saan-saan, bibili ng mga pyesa dito sa shop, ganyan din sa restaurant. So, parang inanuhan lang natin siya. Inuhanan lang natin siya bahagya nung sasahudin niya every time na siya ipipick up ng itlog. Yan. So, ano pa ba tagawad yung ano natin, yung expenses natin. Ito muna kagawad, paki-compute muna kung magkano to. 40,000 yung expenses natin. Ito, 24 plus 6, 30, 46, 54. Tama ba? 54,000. So, ito po, yung dalawang tao, electricity, tray, diesel, driver, ang total po niyan ay 54,400. Tama ba, kagawad? 54,400. Yan. So, yan po yung ibabawas natin dun sa 763,800. So, sabihin na natin may mga nakalimutan po ako na ano dyan, ilagay. So, sabihin na natin yung butal na 63,800 pesos. Alisin na lang natin. Ayan. So, yung 763, alisin na natin yung ano, yung 63,800. So, ang matitira, 700,000 po per month. Ayan. 700,000 po monthly yung ating kita. Kaya lang, yung mga iba pong nagko-compute, lalo na yung mga accounting, mga accountant, yung mga engineer, pag nag-compute po sila, syempre, magkano naman yung pinuhunan natin dito sa 10,000. Kapag from scratch po tayo, meron na po tayong meron na po tayong property, yung agricultural land na pagtatayuan. So, ang ipuput up na lang natin ay yung mga housing, yung mga cages, manok. Kakainin nila, magkano ba yung pinuhunan or ipupuhunan sa 10,000. So, ang puhunan po nito, at 1,000 pesos na lang po per bird equals 10 million po. 10 million. 10 million po yung ating ano dyan. 10 million po yung ating puhunan dyan. Gagawa tayo ng housing, bibili kayo ng battery cages,
bibili kayo ng RTL, bibili kayo ng feeds sa ipapakain, mga gamot, ganyan. So, minimum po 10 million pesos at 1,000 pesos per bird. Yan. So, kung halimbawa, ang alaga ninyo ay 1,000 heads, so 1 million po yun. Multiply nyo po palagi sa capacity ng manok na gusto ninyong alagaan palagi sa 1,000 pesos. Yun po yung kunan. Kasi nga po, 360 na yung RTL nyo. Yung housing po ngayon, nasa 450 pesos na yung elevated per bird. So, 360 plus 450, 810 na po yan. Yung battery cages pa po, 156.25. So, minimum po, 1,000 pesos per bird. Maximum po, mga nasa 1,100. Ayan. So, para madaling kwentahin lang, bigyan ko kayo ng idea. So, mga 10 million yung puhunan natin. Ngayon, paano natin mababaw yung 10 million? Yung mga iba po kasi, lalo na yung, kasi may mga sa dami na rin po ng mga nakausap natin. May mga, lalo na yung mga engineer, ganyan. Kapag nagko-compute po sila, unang-una yung sa housing. Yung sa housing. Kung magkano. Yan. So, nilalagyan po nila yan ng yung binabalyuhan nila yung housing, tapos hinahati. Tapos every year, meron siyang yung nagde-depreciate po yung cost niya. So, and then yung dun sa kita, tumatapyas po sila para pambayad naman dito sa housing na nagastos nila. Ganon din po yung battery cages. Kaya lang tayo po, sa mga disclaimer lang po, kaya lang tayo po kapag nag-compute po tayo, hindi na po ganyan. Kasi nga po, kapag nagpagawa naman tayo, kahit papano, yung mga naiipo natin, yung mga kinikita, paggawa tayong ganun. Once naman na nagawa na yan, para sa akin, andun lang naman na yan. Paano ko explain? Kung andun na yon, tulungan mo ko doon kagawad sa pinopoint out ko. Pag andyan, hindi tayo kagaya nung iba na yung magpapabalik muna nung kapital na, di ba, pag 10 million, dapat bumalik na 10 million yan bago sila ulit mag-umpisa. Parang ganon. Tayo pero, pag naka-sponsor tayo ng, halimbawa, building 1, and then kapag kumikita na, pa-consor ulit ng building 2, building 3, building 4, ganon. Yung mga iba kasi, iba-iba rin tayo ng sistema. Meron yung iba, pababalikin muna nila yung kapital bago ulit sila mag-reinvest ng kanilang Yan. Pero tayo, once andyan na yan, ikot na lang po ng ikot. Yan. So, hindi bali na po walang mag-ipon na pera. Basta paikot na lang po ng paikot. Bahala na si... Padagdag. Bahala na si Batman, Yan. So, dito po sa 700,000, paano natin mababawi halimbawa yung 10 million? So, si 700,000, dahil nga po sa yung nasa libro ay 18 to 24 months yung natin, yung na mapapakinabangan natin yung ating RTL. So para sa akin, doon na lang tayo sa minimum na 18 months. Kasi yung iba po doon, yung ibang buwan doon, yun po yung time na bakasyon, matuman yung bentahan ng itlog. So may mga ganong instances. Kaya dito na lang tayo mag-compute sa 18 months. Ayan. So compute natin siya sa 18 months ay sa kalating taon yun, kagawad? Ayan. So magkano yung kagawad? Times 700. Magkano? 12,600,000. 12,600,000. Ayan. So ganyan po yung ating ganyan po pala yung ating yung perang babalik sa atin. 12,600,000. So bawi natin yung ipinuhunan natin doon na 10 million. Meron pa tayong extrang kita na cash. Plus meron na po tayong napundar na building, housing, at meron na rin po tayong napundar na cages. Battery cages. Yeah.
So sa susunod po na taon, dahil nga po nakaka-save na po tayo nito, sa susunod na taon, ang bibili na lang po natin, RTL, o order na lang po kayo ng RTL sa akin or kung sino man yung supplier nyo. Yeah. So, ganyan po kaganda yung kitaan dito sa ating pinapasok na negosyo na paitlugan, ano, paitlugin mano. Ayan. So, ganyan po. Screenshot nyo lang po, i-reviewin ninyo. So, kanina naman, balik-balikan yung video, napaliwanag ko naman po. So, ganyan po kaganda. Compared sa ibang negosyo na farming din, halimbawa sa broiler. Si broiler, pag magta, halimbawa po sa contract growing, tunnel vent. Pagpapagawa po kayo ng tunnel ventilation ngayon, yung housing po na, ano, na air condition, ano po? Ano po yan? Nasa 18 million na po yung cost ng isang housing. 18 million, 36,000 po yung ano, yung kakasya diyan. So kapag sabi nila 6 to 8 gross per year yung cycle na mag-aalaga tayo ng broiler diyan. Kaya lang hindi siya palaging kita rin. May mga time na bagsak yung grow. So maliit lang yung kikitain natin. So ang base sa pag-aaral ko dito, minimum 7 years po bago mabawi yung pinuunan natin dyan. 7 years. Samantalang dito, ano lang, 18 months lang, kapag ganito po kaganda yung presyo, bawi na po natin. Ayan. May kita na rin na 2.6 million. May kita na tayong 12.6 million. Less yung ano, 10 million na pinuunan natin, or 11 million. So, may kita na tayo. Plus, kapag kinal po natin yung ating ano, yung manok. Siyempre, pagbebentahan po nun, sabihin na natin mga may 8,000 tayong natira. Kasi meron, gaya ng nga nang nasasabi ko, may mga namamatay din po talaga. Na, yun nga, yung unexplained death, ano, basta-basta na lang na may namatay na isa ngayon or dalawa, lalo lang kapag ganitong capacity. Pero yung mga ganyan po, nakukuha nila yan sa sipon, sa malaria, etc. Mga nadidiscuss naman natin. So, sabi na natin meron tayong 8,000 na natira kagawad. Ibebenta natin ng 90. So, 8 times 9, 72, 720,000. Yung mga sako, yung mga ipot, ganyan, hindi pa natin pwenta. So, ganito po kaganda yung negosyo natin. Ganito po talaga siya kaganda. Ngayon, sa disclaimer naman, paano kung mura yung itlog? Well, kabaliktaran rin naman. Maaring break-even tayo kapag murang-mura yung itlog or malulugi rin tayo ng konti. Ngayon, diskartihan lang naman po talaga yan. Kung ganito yung capacity mo na 10,000, tatama na yung bakasyon, konti na rin mangitlog, ganyan. So may mga diskarte dyan, pwede nating ikal yung kalahati. Yan, ikal natin yung kalahati. Yung kalahati, iwan natin, sabihin mo ng break-even, pero at least yun, pang-maintain lang sa mga customer natin, sa mga sugi natin. Para kahit papano, habang pag bumalik ulit tayo sa volume natin, andyan pa rin sila. Hindi sila mawawala sa atin. So may mga kanya-kanyang diskarte na rin po tayo na matututunan or gagawin along the way kapag naka-experience na tayo nito. Tama ba kagawad? Parang si kagawad, nung sobrang tumal ng itlog, anong ginawa mo? Dinispose niya yung kanyang alaga. Ayan, pinahingin niya, pinaampun niya. Ayan, so, pero nung umikot yung ano, yung gulong, rueda, Nagsisi si kagawad, ha? Isisisi siya. Ayan. So, di ba, sa susunod na video, interviewin po natin si kagawad tungkol sa, ano, sa discarding. Magaling po ito, eh. Ayan. So, ganyan lang po. Kung sakaling matumal po, parang ako po, ang housing ko po talaga, 5, yung layer house ko.
sa ngayon, ang may laman, tatlo lang. Yung dalawa, wala pong karga. So, ganun lang po, minimaintain ko na lang po yun. Ayoko na rin pong masyadong, ano, yung parang pupunuhin pa. Kasi, pag marami, masakit din sa ulo. So, parang, ano na rin tayo ngayon, kumbaga, relax-relax na rin. Kasi kapag sobrang marami talaga, marami ka rin ibebenta. Ayan. Pero, pwede, kapag isasabay naman talaga natin siya sa running price, okay din. Ayan. So, pero parang ako po, medyo ano muna, gusto ko munang mag-relax kasi yung mga RTL din natin, sobrang dami din. So, para matutukan ko rin sila. In short, ayaw ko rin pong masyadong maging greedy. Yan po yung ano ko. And then, ang iniisip ko rin, kumbaga yung mga dito sa amin, yung mga malalapit sa lugar namin na nakakabili, para kahit papaano matulungan din sila. Hindi yung parang punong-puno yung housing ko. Kasi pag napuno po yun, nasa 30,000. Punong-puno, 37,500 pala, 37,500. Punong-puno, tapos yung mga iba naghihikahos sa pagbebenta ng itlog. Lalo na nung time na matumal ang itlog. Pero sa ngayon talaga, kahit punuin ko pa yan, kahit doblein ko pa yung capacity ko, wala pong problema dahil talagang may kakulangan po talaga ang itlog sa ngayon. Yan. So, kagawad baka ano, may gusto ka pang itanong para mas malinawan natin. Dahil syempre ikaw actual kang nakikinig. Ganyan. May sumagi ba sa isip mong katanungan? Yun nga, yung total nakikitahin, may mga additional pa dyan. Andiyan pa yung mga sako, andiyan pa yung pupo ng manok. Mm-hmm. So, hindi lang yan yung kikitahin dyan. Oo. 10,000. At saka ano, nag-compute tayo sa 1.6, ano? Opo, 1.6. Samantalang yung presyo ng pigs ngayon dito sa atin, mas mababa. Yan. Meron pa nga pong 1,450 something lang. Ano? 1,470 ata. Ano? So, ganyan lang po. Ayan, so, kapag kabaliktaran naman, syempre talagang mamumunsuli ka kapag ano, lalo na kapag bagong-bago yung manok mo, ganyan. Tapos ganyan, pakarami. Ano, mamumunsuli ka, mag-stress ka. Kaya nga palagi kong sinasabi sa inyo, mag-start po tayo dun sa kayang-kaya lang nating i-handle, i-manage. Yan. Kayang-kaya lang nating ano, yung kumbaga alagaan para magamay natin tong negosyo. And then kapag okay na, madali na lang po magdagdag kasi monthly naman, halos monthly, meron naman tayong RTL na available. Ano. Basta maaga lang kayong magpa-book. Yan. So, ganun. At least, ano po, kasi matagal na pong nire-request ko kung magkano daw ba yung kita natin. Ayan, so, ginawan ko po kayo ng actual na kita ng 10,000 heads. So, magpalit-palit na lang po kayo ng mga ano, yung sa feeds ninyo, yung mas mahal, i-compute nyo dyan, presyo ng itlog, ganyan. Sa iba pong farm pala, yung 210 namin na small, 220 na po sa kanila. Mas mahal po yung presyo nila kumpara sa amin. And then, mas malaki yung capacity nila. Kami po, 37,500 yung capacity ng layer house ko. Yung mas mataas ng 10 piso, nasa 60,000 capacity po sila. Ayan. Pero mas mataas pa rin sila ng 10 piso. Ayan. So, hanggang sa muli, sana nagustuhan ninyo yung ating topic natin. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod nating vlog. At i-upload na rin po natin ito kaagad. So, shout out po sa mga viewer natin, sa mga subscriber natin. Ayan. So, paki-comment naman po dyan kung saan yung mga location ninyo. Ano? Halos sa ibang parte ng mundo, marami na po tayong mga subscriber na nanonood sa ating channel. Ayan. Yung mga taga dyan sa Saudi, yung mga taga dyan sa Korea, sa Canada, ayan, ganyan. Ewan ko kung meron tayong viewer sa Russia, naman po dyan, pa-comment naman, ano. Tsaka, sa lahat ng mga OFW. Ayan. So, kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog.
God bless po and mabuhay.